Hey, what's up mga paps? Andito tayo ngayon sa GEM Motorcycle Trading and nakapili na tayo ng pang second prize natin. Kasama natin si Bro Jerome. Hello. Siya yung may-ari ng GEM Motorcycle Trading. Explain namin sa inyo kung paano tumingin ng second hand na motorcycle. Dami siya nagre-request sa akin. So unang-una kailangan pagbibili kayo guys ng motor, syempre kailangan maliwanag pa. Para madali nyo makita yung condition ng motorcycle. Syempre unang-una, ikutan nyo. For any visible damages ng scooter or ng motor, para kung maraming damage, pwede kayo tumawad. Pero to so far, wala tayong makita ng damage. Fresh na fresh. Ganito pala to. May cellphone pa sa loob, may libreng cellphone. Sa akin pala yun. Ayan ako. So may charge, mayroon siyang charging port, no? Yun. Siyempre, kailangan siguraduhin nyo, dalawa yung susi, may spare key. Kasi pag minsan, pag wala yung spare key, baka mamaya, ano, no? Mamaya, hindi pa fully paid. Kasi kapag yeah. Kapag naka-installment, usually isang susi lang po yung binibigay. Kaya delikado. So, full payment pa lang binibigay yung spare. Yeah. Just to make sure na isa sa mga clue na fully paid na kailangan dalawa yung susi or remote. Fully paid or cash on delivery ni seller, owner. Yun. So unang-una ko titignan guys, pag bibili ako ng second hand na motorcycle, yung condition ng mugs tsaka ng tires. So dito, check natin kung may mga damage, ganun. Minsan, kung nabengkong, ganun. O bilog yung, yan. Wala naman damage yung mugs. No visible damage. Tapos yung gulong niya, kung gano'ng kakapal, kailangan magmamatch yung kapal ng gulong dun sa mileage niya. Para malaman niyo kung nirewind. Minsan kasi may nagre-rewind. Yan, tampered pala tawag dun. Yan. So far, maganda guys yung condition ng mugs niya. Wala tayong nakikitang dent or scratches. Makinis, pati yung gulong niya. Parang bago pa. Sa front, ganoon din. Tapos pwede yung silipin yung kaloob-looban, gaya ng headlight kung nabaha. Yan. Kasi kung nabaha, minsan pinapasok yung mga singit-singit, kung may mga lupa-lupa. Tapos silipin nyo rin yung ilalim. May clue kung may mga rusted parts kung binaha. So far, maganda yung ilalim niya, makinis. Good condition yung mga metals. Kailangan ma-check nyo yung mileage niya. So tinakbo guys, 5,000 kilometers lang. So yung 5,000 kilometer odo niya, nagmamatch naman doon sa appearance and condition ng bike and ng gulong niya. So far, okay, maganda. Tapos tignan na natin yung compartment. So maganda yung condition talaga. So far wala tayong makita ng mga issues. Sa kagandahan din guys, pagbibili kayo, kailangan yung seller, reputable seller yung bibilhan nyo. Huwag yung mga, minsan mga meet-up. Mas maganda yung mayroong place. Kaya ni Sir Jerome, meron siyang bahay dito sa labas ng bahay niya. So kapag magdi-deal naman po tayo or magtatanansak tayo, dito lang po talaga sa bahay namin. Or de-deliver po namin mismo sa bahay po ninyo. Para safe din po both parties kapag may mga buyers or kapag may bebentahan ako. So yan lang naman. Tsaka kagandahan guys, kung mayroong mang bahay yung seller, pwede nyo siyang ipagtanong sa guard. Kasi usually, kilala naman ng mga guard. Yes pa. Yung mga nagbebenta. So, pwede kang mag-background check dun sa tao. Kaya sure na kung if ever may problema, pwede yung balikan. Yes po. Or isole yung unit if ever. Pagdating naman sa papers, kapag yun nga, kapag napatunayan na fake yung papers, pwede naman po namin ibalik yung pera ninyo. Yung unit, balik niyo po sa amin. So, may money back guarantee once na may problem yung papers. Yes, correct po. Doon tayo magkakaroon ng warranty sa papers. So, yun ang kagandahan dito guys, meron tayong assurance na legit yung binibili natin na walang problem sa papers. Yes, sa papers. Kung tinatamad kayo mag-verify, doon na kayo bumili sa mga reputable sellers para hindi na kailangan mag-verify. Pero siyempre tayo sigurista tayo, siyempre pinaghirapan natin yung pambili natin. Mas maganda talaga i-verify natin yung papers. So Sir Jerome. Yes sir. Kunin ko natin papers. Yan guys, so after nyo makita yung condition ng motorcycle, pag okay na sa inyo, siyempre, ang next na kailangan nyo tignan, yung papers, kasi ito yung pinakamahalaga sa lahat eh. So unang-una, siyempre yung ORCR, dapat ma-confirm natin na original po talaga. So yan pa. So ito guys, yung ORCR, ang isa sa mga sign na titignan ko rito, yun oh, yung para mga fibers. Yan. Yung mga fiber niyan, kung meron kayong ultraviolet light. Maliwanag kasi sir. Maliwanag, sige, ikagayin natin. Makikita ba? Parang hindi pa rin. Ah, kailangan. Dapat dark. Dapat ma-ano talaga sir. Nasa loob ng bahay. Yeah. So, yun, anyway guys, pag may ultraviolet light kayo, lalabas yung mga fiber niyan, iilaw yan para magiging violet. Mag-glow yan pag natatapatan ng ultraviolet light. And then ito, itong pinaka-CR number niya. Parang embossed siya. Kapag hinawakan niyo, dapat medyo parang... May salat, ano para siyang... Yes, parang in-stamp. Yun, naka-stamp, para nakalubog siya dun sa paper. Tapos dapat dito, wala nakalagay na encumbered. Kung may encumbered yan, dapat hingi kayo ng
release of chattel mortgage. Yes, para ma-clear niyo, matatanggal niyo yung encumbered. Yes. So pag wala encumbered dito, that means fully paid na siya dito sa ilalim ng certificate of registration. Tingin naman ng CR para malaman niyo na original. So again, kung may UV light kayo, dito may sa side na to, may lalabas na watermark ng LTO dyan dito. Ah, ang galing. Kapag tinutukan natin siya ng UV light. So, then, parang sa katabi ng year model, yes, and body number. Yes, sa gitna. Correct, sir. Parang around dito. Mabilog siya, ha? So, dito rin, may mga parts din na lalabas dito kapag tinutukan natin siya ng UV light. So, ano lalabas dito, sir? Depende, sir. Depende sa field office ng LTO. Eh. So, magkakaiba kasi siya. Basta may lumalabas, yes, na parang logo. Parang logo kayo na makikita dito, sir, sa mga parts na to. Then, ito po, di ba dito sa field office? So, kung nakikita natin tong line na to, kung titignan natin siya ng bare eye or naked eye, parang line lang siya. Pero kapag minagnifying lens natin yan, dapat yan LTO, LTO, LTO na maliliit. Ah, yes, talaga. Hindi ko alam yun. So, kapag nagtitingin ako ng mga papers, lagi rin po ako may dala magnifying lens. Ayun, magnifying lens. So, kapag hindi ko sure kung makikita sa video. Try natin, pero, try natin. Yan, kapag dito sa side na to. Wala. Mas rin may focus. Ayun, parang nakikita. So, ang galing, no? Yes, ako kasama yun. So, yung hindi kayang gayahin ng printer, yes, yung sobrang, sir, fine print na yun, sobrang liit. Sobrang liit ng font. Ang tawag doon, parang microscopic, yes, font ang tawag doon. So, yun, kailangan natin ng magnifying lens para makita natin. So, saan makakabili tayo ng ganito? Meron sa Shopee ni ganyan? Yes, meron sa Shopee nito. Meron online. Ang dala mo, ultraviolet light, yes, tsaka correct, magnifying so, ito, lens. Yun. Ito, lagi kong dala to kapag kumukuha ako ng mga units yun, para sure tayo lagi. After doon sa field office, dito naman sa certificate of registration. So, yung white light, yung white line na yan, again, pag tinignan natin ng naked eye, line lang ulit yan. Pero kapag minagnifying lens natin, again, LTO ulit yan na maliliit. Oo nga, no? Yes. Galing. So yun, guys, ha, kita nyo naman, only at Gem Motorcycle Trading, tinuturo yung mga technique para makakita nyo kung legit yung papers. Sabihin, legit din yung seller kasi tinuturo sa inyo, eh, di ba? Kasi kung hindi tinuturo sa inyo, ayaw turo, di ba? Delikado yun. So magdadalawang isip na rin tayo makipag-deal sa mga ganong klaseng seller. So hindi lang yun. So again, meron dami, dami, dami pala. Sa gross weight naman, so may kita natin dito may number, yung weight ng motorcycle. So kapag in-upside down natin ng ganito, itong part na to, maliliit din siya na LTO. So again, so marami siyang hidden LTO, yes, ano, parang para siyang ano, no, parang magiging plague detective ka, ayun, yes, no, kita, oh. Ang galing. Ayun, so, nalaman niya na. Lines, ayun yung mga lines na kailangan natin tignan. Yung owner's copy, yan, again, yung nakasulat na yan, owner's copy. Dapat kapag minagnifying lens natin siya, parang dots lang siya. Dapat dots lang. Dots, hindi siya pwedeng buo na line. Hindi siya parang bold line na straight. So ayan, kapag nag-magnifying lens tayo, dapat dots siya. Tapos lastly, ako naman sa mga tinitingnan ko sa certificate of registration is ito rin. Parang dot lang siya, yung pero star ano siya. Star. Star siya kapag may nagnifying lens. Ang galing, no? Kalahin mo yun, merong magical printer yung ano, LTO. Sobrang lipit ng printer na yun. Parang mga langgamang nag-print yan. So hindi nila sobrang kayang, hindi kayang pikein talaga yung CR. Lalo na kapag marunong kang tumingin. No? So yun lang yung disadvantage kapag yung mga gustong bumili ng mga second hand pero wala silang alam, sir, masyado sa pagtingin ng papel, yun yung mga napepeke usually. Yun. So parang yung pinamprint dito yung same printer ng mga pera, no? Kasi yes, sir. Opo, sobrang fine ng mga sulat. Yes, correct po kayo doon. So yun lang. Tapos na tayo sa certificate of registration. Dito naman, dito sa receive from, so dapat nandito yung ano niya, yung field office ng LTO or yung name ng owner. So itong line na to na nakikita natin, again, naked eye, tignan natin yan, straight line. Pero kapag nag-magnifying lens ulit tayo, is LTO ulit yan na maliliit. LTO din pala yan. Okay. Wala, I mean, ha? Sa dami-dami namin nabili motor, ngayon namin nalaman din, yes, yan. Minsan, sir, gusto ko rin makadalo sa inyo. Ayo. Makikibomba din ako. Oh, pa-deliver ko na lang sa isa. Yung, sige, yung click para makita. Sige, sir. Para at least. Kasi hindi ko rin mamauwi. Isa lang pwede ko iyon. Oo nga. Ikaw lang yung magdadrive, sir. So, yan. Yung input mo rin kanina, sir. Same lang din naman with certificate of registration. So, yung number, kapag hinawakan natin, dapat embossed siya. So, itong part na to, dapat embossed siya pag hinawakan natin. So, yun lang naman yung mga kailangan tingnan sa official receipt o yung tinatawag nating OR. So, after nyo ma-check yung mga papers, syempre kailangan tingnan nyo rin yung engine number and chassis number ng motor. So, unahin natin tong chassis number. So, usually guys, yung mga scooters, andito yung chassis number niya. Nasa may malapit sa lock ng U-box.
Okay, nagmatch naman. So pag nagmatch na yung chassis number, kailangan nyo naman pumunta sa engine number. So usually pag mga scooter, yung engine number niya, nasa ilalim ng transmission, sa may clutch. Tignan natin kung tama. Okay, tama. Tsaka tignan nyo na rin yung pag-engrave kung perfect yung pag-engrave. Kasi baka mamaya minsan, baka tampered. Yun yung chinecheck sa mga HPG, police pagkukuha ng PNP clearance. Che-check nila yung kung tampered. Yes, ini-stencil nila yun. Stencil. Kaya dapat, kayo na rin, physically, check nyo na rin kung maganda yung pagkaka-engrave. So, pati sa plate number, di ba? Para pag-verify. Yes, sir. Pwede rin pwede po. Mo i-type yung LTO vehicle. Yes, pa. Text to 2600. LTO space vehicle. Tapos, i-type nyo tong plate number. Yes. Para malaman nyo kung may alarm. Yes, sir. Kung may alarm. Tsaka yung color. Yes, yung body color niya. Yun yung original color okay, ng motorcycle. Yung color. Lalabas yun. Or kung yung plaka na yan, talagang sa motor na to. Paano kung wala pang available na plate number? Ayun, sir. So, kapag mga wala pang available na plate number, pwede natin siyang i-follow up sa LTO mismo, yung LTO mother file, or sa kasan pinagbilan. So, kung marunong ko tumingin nito, guys, hindi yun na kailangan magpunta sa LTO, tama? Yes, sir. Kahit na on the spot. Yes, maganda guys kung makuha nyo yung official receipt from the dealer. Yes, sir. Kasi ako usually na ginagawa ko, pag may official receipt, tinatawag lang namin yun sa dealer. Pagkatapos yung itawag sa dealer, alamin nyo lang kung tama ba yung yes, nakuha nyo yung resibo and kung fully paid na. Kasi minsan, usang ngayon yung mga tinatakbo ba? Tawag doon. Sir, parang talon kasa. Yung tawag doon, talon kasa. Yung hindi binabayaran tapos ibibenta. Gagawa ng fake, tama ba? Fake papers. So, para mabenta nila na parang patunay na fully paid na or cash nila binili yung motor. Yun. Pero sa totoo, naka-installment siya tapos hindi na binabayaran. Maraming ganong case na meet up sa mga somewhere. Yes, sir. Kaya make sure na sa bahay din. Yes, sa bahay kayo makipag-transact. Para once na, yun nga, nasabi ni Sir Kenji kanina, kapag nagkaroon ng problem, balikan nyo po. So ito na guys, yung official receipt. Official receipt. Yes, yan tayo, official receipt from Motorbike Sales Corporation. Receipt, tas ito sir, yung yan. Mismo, sales invoice. So ito, yung PCX is cash purchase po siya ng first yan. Owner. So ito guys, tinawag na rin namin to and na-verify na namin, fully paid nga daw. Ngayon, na-legit check na natin yung mga papers. Ay, kailangan naman kumpleto tayo sa documents para pag-transfer yes, of ownership. Deed of sale natin, pati yung mga IDs. So medyo marami to. Yes, So parang pinasobrahan nyo na, yes, no? Yes sir, oo, lagi akong ganyan. Para sigurista si sir. Kasi usually sa LTO, ang kailangan nila, dalawang copies. Para may maiiwan sa'yo. Yes sir, magpapanotary ka pa. So, yun, para lang may mga yan. Extra. Ito, limang copies to, pero mga four pwede na, no? Oh, mga four copies. Three copies, at least three copies. At least three copies, pero three. Ako gusto ko four. Si Sir Jerome, gusto niya five. So, itawag dito guys, open deed of sale. Kasi kaganda na open deed of sale, para hindi magpatong-patong yung mga deed of sale, di ba? Kasi yes, pag kilos, mabinenta mo, close na naman niya. Oh, another ano na naman. So, kailangan din ng IDs. Kailangan kasi ng IDs ng owner. Yun. So, kundi dadami yung deed of sale, dadami yung IDs. Yes. Pag na-expire yung isang ID doon, nahabulin mo pa yung yes, mga correct. So, yun din, titignan din natin yung photocopy of valid IDs si owner. So, dapat valid yung ID niya. So, until 2024 pa naman yung license ng owner. So, yan. Ito. Tapos, titignan din natin lagi yung signature nila. Dapat original po yan lagi, sir. Kasi mahigpit si LTO, hindi sila tumatanggap ng Xerox copy lang. So, yan yung tinatawag natin na specimen signature. So, dapat tatlo, dapat original. Yung isasubmit naman sa LTO, kahit isa lang? Yes, sir. Kahit isa lang. Tapos yung the rest, what if, isa kasi isa lang yung kasama, okay lang yun? Opo, okay lang yun. As long as valid. As long as handwritten, no? Handwritten, kahit isa lang. Specimen signature. Plus, okay lang ba isa lang yung valid ID? Yes, sir. As much as possible, sir, mas maganda dalawa. Pero sa motorcycle, sir, alam ko ina-accept ni LTO na kahit isa lang. So kahit isa lang, guys, pero mas maganda ko dalawa. Para yes. Just in case na ma-expire yung isang ID, may extra meron pa. Lalo yes, kung passport yun, mas maganda kasi 10 years yata yung passport niya yun eh. Yun nga. So, yun, the best yun. Yes, driver's license and passport if marirequest nyo sa yes, first owner. Yes, so o gaya nito. Ito pala. Passport, yes. Passport yung isang ID. So, gaya nito. Safe na safe tayo guys, may passport pa. Yes, bukod sa driver's license, dalawa. And may specimen din. Kaya, sureball na. Yes. So, yun yung mga unang-unang titignan natin sa mga papers ng motor na bibili natin na second hand. So, right now, kompleto yes, na to. Yes po. Yan. So, guys, yun lang yung mga dapat nyo malaman para after nito, kahit anong motor, pwede nyo nang tignan. Meron na kayong peace of mind na pwede na kayong tumingin ng motor.